ating eye-catchers for today. Please help me welcome mula sa pelikulang Pahiram ng Isang Umaga. Naakala ko ay member ng Dutch Entertainment nung pumasok ko sa studio. Please help me welcome Ms. Velma Santos. Hindi ka ba raw? Napakakasal lang kasi nagbilakba ko, Tinod. Diyos ko na! Kasi, bihira kang dumalaw sa ito. Oo, ang dami kong utang. Di ba, ladies and gentlemen, I promise. Di ba, kasi may promotion. Good evening sa lahat ng nanonood ng NTI, Ate Lutz. How are you? I'm okay, sarang ang hitabo. Magkakaya na naman siya. Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. December 30, when you called me up. And thank you so much. At least I'm feeling happy again. And you're happy also. I am. Anyway, hindi ba kayo nagkaroon ng hassle ni Gabby dito sa pag-iram ng isang umaga? Kami ni Gabby, hindi naman yung issue lang na umalis na noon na meron kami naiwan ng hassle sequence. And nagtampo lang ako sa kanya, pero inamin ko sa kanya yun. And I understood na meron siyang personal reasons. Pag nakita ko naman si Gabby, mawawala lahat yung alam niyo yung tiyo na. Napaka-lovable. Very lovable. Pero napaganda ng trailer niyo, ano, di, mukhang matipiyamos ka talagang mapanood. Iba talaga. At saka sa trailer, malayo pang istorya doon kasi sa trailer, aakalain mo talagang naka-focus ang istorya sa love. But sa totoong istorya ng pelikula, pag napanood nila ng full yung pelikula, it's more of a human, yung istorya ng mga buhay ng tao na may taong may sakit yung goal ko na ayaw mamatay. Pero itong si Eric, gusto naman magpakamatay. Something like that. Hindi ba pwede mangyari sa tunay na buhay? Naka-ready ba yung trailer ng Pahiram? Wala pa. But anyway, pero itong mga nangyari sa Pahiram, pwede mangyari sa tunay na buhay? Oh yes, pwede at least. Pwede. Would you say na itong pelikula mo, itong Pahiram ng isang umaga? Meron mga ibang parts na rito sa pelikula, pwede nangyari sa'yo? Would you say? Konti lang, hindi lahat. Kasi iba nga ang story nitong Pahiram. Ano siya, meron siyang brain cancer, pero natanggap niya yung katotohanan. So, yung 8 months na binigay sa kanya, ginawa niya lahat ang dapat niyang mag-gawin for that 8 months bago siya namatay. Sige muna, bago yung pelikula ulit. Kamusta ang Valentine, ha? Okay, Valentine's Day, nag-taping. Hindi ko nag-go. Saka naman. Sabi nila, ang February 13 daw, yun ang illegal Valentine's Day. Tapos February 16, illegal yun daw yun. Yung February 14 kasi, yun daw ang talagang kasama mo dapat yung ano, yung manangyong kabiyak na yung puso. Pero kasi Ate Lutz, once you're okay naman, once you're happy, I guess parang Valentine's Day. Gusto nang malaman mga tabiyo, pero that's the most we want to show ng duma. And yung nangyari kay Rapa Kyle, yun naman ang yun, ano, yung hindi naman natatakalan. Ano yun nga? Mga circumstances beyond our control, ika ha? Yeah, that's true. I know how it feels. But I felt so bad kasi nakapag-umpisa na kayo tapos biglang naputol. Ang pinakamasakit pa, Ate Lutz, nandun na lahat ang guests at saka Valentine's special ng Vienna. Ang pinakamasakit na nangyari, nagkailaw ng 5 to 9. Napakasakit. Di, balikan natin na yung pelikula. Kaya panoorin natin yung pangsis ng pelikula ng Hiram ng Isang Umaga. Palabas pa February 23. Okay, panoorin natin. Ipinagkakulisyo ni Bilyong ang pinakabagong biglang haham sa kalahami. Kahit
promise. I'll catch you for today. Nadagdagan na sila tatlong magagandang bilag na ho. Pakilala ko muna si Miss Tetchy Aguilani. Tetchy? Good afternoon sa kanilang lahat. And it's nice to be here in the show of one of my favorite ladies in show business. Yeah. How are you? I'm fine. Kasi the last time I saw you were so depressed. Remember? Yung parang disappointed and ano? Frustrated more than anything. Pero... Ayun okay na. Oh yeah. And I'm blessing in this life. Sabi ko sa'yo. Anyway, we have a visitor here from Florida. And siya ho ang nanalo sa beauty pageant doon, Miss Philippines Florida. Please help me welcome Miss Roslyn Aguilera. Hello, Rose. How are you? Fine. When you go back to Florida, how are you going to promote the Philippines? Well, I'm going to promote travel modeling and promote tourism. What will you tell them? The Philippines doesn't do? Oh, of course. I'll tell them how warm the Filipinos are and remind them how warm they are. Do you know Miss Dilma Santos here? Oh, yes, of course. And do you know Tetchy Aguilani? Yes. That's you. Who's prettier? So what do you mean? You're looking for us to start in this way. No, no, I'm that's just joking. That's not fair. They're both beautiful. Okay. V, balik ako sa'yo. Sa ating pairang na umaga. Kung saan sakali, V, sino sasabihin mo ng pairang na isa umaga? Alam mo naman ako, mahihilig ako sa ganun. Mga on the spot, ano. Sino gusto mo sabihin ng pairang na isa umaga? Meron na ako umaga eh. Hindi, kung sakali lang na magkaroon ka ng choice kung sasakali. Sino gusto mong sabihan ang pairan naman ng isang umaga? Hindi maganda ka na maging Pilipino, pwedeng ibang matag-ibang bansa. Pero bago mo sagutin yan, tatanungin ko rin si Tetchy niyan. And of course, si Rose Ann. Naintindihan kami Rose Ann ang pairan ng isang umaga? We'll be right back, come on, promise. Alright, I'd like to say thank you to Boy na Barretti po na here in Makeup si Boy na in demand, na in demand. To continue, I'll catch you sa kaibigan, Wilma. Sino ang sasabihin mo kung saan sa kanila? Wala talaga akong maisip, Ate Liz, but kung talagang kailangan, di pahiram may maraming umaga sa mga fans na manonood ng bahay. I guess yun lang. Maraming umaga. I'd like to ask you the same question. I guess I would say na sila ang magsasabi sa akin nun. Oh, manan! Okay. How was your Valentine? It was nice. I was exhausted. It was exhausted. Wala yung nakakapagod. Nagkaroon ako ng pre-Valentine show sa Apple Club. So, the next day, nagkaroon ako ng tutorial. So, nakakapagod talaga. Nakakapagod. Don't die for yourself. I do. I always make time for myself. Pero pag trabaho, oras ng trabaho, excited din ako. Excited ka sa trabaho talaga. And, yes. Oh, before anything else, I know we're running out of time. We are. I just want to say na, Boy Life, panoorin natin sa February 22, palabas na. Tignan, pangkilito natin ang bagong first action film ni Vicky Dabao. Oh, please, come on. It's a very good movie, I understand. I haven't seen it, but we are all excited. Lahat ng mga involved sa pelikula, lahat, especially si Ricky, so excited about the film. And I've liked so far the things that I've seen. So maybe recommend more, otherwise you won't recommend it. And Miss Rose Ann, would you like to thank anyone at all? Oh yes, I'd like to thank a lot of people. Florida, yes. Back home. Yes. And V, last question. Kung sasali ka sa isang sinidkat, si Gabby Concepcion ang kasama mo at si Eric Puson, sino mas madali kang may in love? Overtime na tayo, Pilipin! Pero po tuloy, nandito si Mr. Sinidkat sa Sinidkat Pilipin. Overtime na tayo! Mr. Patulina, hindi tayo po tuloy. Okay na. They wouldn't dare. So if you'll ask me, pareho ko naman silang type. They're both nice, really, no kidding. Pareho ko silang kaibigan, pareho mabait. Pareho. And I think about it, ito lang dapat eh. Hindi na pwede eh. Bakit? Ano magagamit yung umaga mo? Yun na yan. Eh yung gabi, ma'am. Pero na rin. Umagag sabi niya yan. Teka mo na, D23 pala ang sharing na program. Yes, February 23, what? Thursday, pahiram ng isang umaga. Ibang klase ng pelikula to, not the usual love triangle. It's a story mo ng buhay ng tao na may gusto mamatay. Alright, I think we have to go, Tetch. Thank you so much.
And thank you. I hope this is not the last time. No, it won't be, I promise. And the Rose? Thanks. I'd also like to thank Oreo Monster for giving me one of his beautiful creations. Real mother, thank you very much. Thank you very much, Ate Lu. Okay. We'll see you again.